Hello guys, welcome to my channel, TJ Motovlog. Today, ibablog natin about sa ano-ano nga ba ang features ng remote ng NMAX. Version 2 tsaka version 2.1 Y-Connect. Ito i-discuss natin ngayon. Okay, dito yung NMAX 2021 natin. Version 2.1 Y-Connect na rin siya. Ito yung remote natin. So, ano-ano nga ba ang meron sa remote na to? May mga features to, sa mga hindi nakakaalam, i-discuss natin ngayon, okay? Mayroon itong answer box system. So, ito yung answer box system niya. Ayan yung answer box system niya. May hazard saka tumutunog. Paano nga ba i-on to? Gamit natin yung remote. Tapos ito, naka-on na rin yung motor natin. So, ang gagawin natin, pipress na natin ito ng isang beses. Ayan. Tapos, ilolong press natin. Ayan. Sabihin nun, naka-on na. Ayun, narinig nyo yung tunog na isang beep. So, ibig sabihin nun, naka-on na yung answer box system natin. Tapos, i-on natin yung remote. Itatry natin i-on kung gumagana siya. Isang press. Ayun, nag-hazard tapos tumutunog siya. So, importante ito, no? Kasi kung nasa maraming parking tayo, lalo na nakahilera mga NMAX, kakulay ng motor mo, madali mo siyang makita, lalo na kung kaparehas, i-click nyo lang yung remote, tutunog, tsaka hazard na rin siya. So, gagawin natin, itatry natin, lalayo tayo kung ilan talaga yung metro ang kaya niyang abutin ng remote natin. Ito yung remote natin. Ka-off yung motor natin. Lalayo lang tayo. Ito yung remote. Dito tayo mga nasa 2 or 3 meters. Try natin on. Ayan, kita nyo. Tumunog, tsaka nag-hazard na rin siya. Ulitin natin. Ayan, lalayo pa tayo ng konti. Okay, lumayo pa tayo ng konti. Try natin ulit. Pindot. Ayun, magana siya. So, ito yung answer box system natin. Hindi ito gumagana kung naka-off yung motor natin. So, gagawin natin, i-off natin yung motor natin. Ilalock natin siya. Ayan, kita ba? Pipihitin na natin dito. Ayan, nakalock na siya. Tapos, i-off natin. Ayan, tapos lalayo tayo ng konti. Pag dito lang, isang pindot. Ayan, hindi siya gumagana, no? Lalayo pa tayo ng konti. Hindi din siya gumagana. So, ang gagawin natin, pag naka-off yung motor natin, naka-lock. Maglo-long press lang tayo. Long press. Pag nag-blink ng mabilisan, isang pindot ulit. Ayan. Mag-open na siya kaagad. Tutunog, tsaka hazard din. Magandang features to ng remote natin. Kasi, malaking safety to. Gawa ng nakalock na yung motor natin. Nakalock pa yung sa remote natin. So, hindi siya basta-basta makukuha. Tapos, pag may mga nasa parking nga, makikita natin kaagad yung motor. Now, paano nga ba ito i-off? So, parehas lang ng pagka-on natin, parehas lang din sa proseso ng pagka-off natin. Ang gagawin natin, i-press lang natin ito. Isang press, tapos ilaw, tapos pihit. Yan. And then, gagawin natin, press natin, tapos long press ulit. Ayan, dalawang beep maririnig natin. Ibig sabihin nun, naka-off na yung answer box system natin. So, gagawin natin, lalayo tayo ulit. Pindutin natin remote. Nag-hazard na lang siya, pero hindi siya tumutunog. Okay? Now, meron itong, yung NMAX, meron itong automatic lock na tinatawag
Naka-on yung motor natin, tapos naka-on naman yung remote natin. Ang gagawin natin, ilalayo natin ito yung remote sa motor, makikita natin kung mag-i-start ba siya o hindi. Ilalayo natin. Ito yung remote. Ayan yung motor. Alright. Ilalagay natin dito yung remote. Hindi yan ikakat, no? Okay, so balik tayo dito. Andun yung remote. Ito yung motor natin. So, i-on natin. Ayan, hindi siya gumagana. Hindi siya iilaw, hindi siya gagana. Yun yung automatic lock. Kahit naka-on yung motor natin, tapos naka-on yung remote, pero pag malayo sila sa isa't isa, hindi ito gagana. Okay? Kukunin natin yung remote. Nilapit natin dito. Nalagay natin siya dyan. Tapos pindutin natin. Ayan, nag-on. Yun yung automatic lock. Okay? Paano gagawin ang manual lock? Ang gagawin natin, ipipress lang natin to, isa, tapos ikutin natin. Ayan. Tapos pipihit natin dito. Ayan. Lock na yan. So, naka-lock, naka-manual lock tayo. Tapos, ilalock din natin sa remote. Long press natin. Lock na rin yan. So, tatlo yung lock na to. Manual lock, sa remote lock, tapos sa automatic lock ng motor natin. So pag nilayo natin to, ayan, lalayo tayo, naka manual lock, ko auto lock, tapos ka remote lock. So pindutin natin, hindi yan gagana. Wala, hindi gagana. Ayan, gagawin lang natin dyan, pag inon natin, natin long press, may nag-blink na mabilis, tapos isang press ulit. Ayan. Now, gagawin natin, paano pag nawala to yung remote nyo or na-misplace nyo yung remote nyo, naiwan nyo sa bahay, gagawin natin ma-on to. Matatandaan nyo, may binigay sa inyo yung kasa na card kulay pula, tapos may picture na parang key, tapos may number doon. Doon magagamit natin dito. Ang gagawin natin, ilalagay natin dito yung remote. Ayan. I-manual on natin to. Ang gagawa natin, i-press lang natin to. Pag-press natin dito, may iilaw. Tapos press natin ulit, long press. Tapos tatlong beses, may ilaw. Tatlong beses na iilaw. Magiging queuing nyo doon yung last na matagal ng ilaw. Right? Yon, 1, 2, 3. Ayun, matagal yung ilaw niya. Ngayon, doon natin ipapasok yung first number na binigay sa inyo, yung number doon sa card. Sakali, isipin natin, number 3. Long press natin, tapos iilaw yan. 1, 2, 3. Ayan. Tapos next, kunyari, number 6. Okay, pindot ulit. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alright. Tapos sunod natin, ganun lang. Hanggang sa mabuo natin yon. Tapos iilaw na yan. Pagka-ilaw niyan, pwede na natin gamitin. Pindutin natin dito, tapos oo na siya kagad. Huwag niyong pansinin yan kasi. Ayan, na okay na siya. Pindutin lang dito. Ayan. Ayan, pwede na gamitin natin kahit wala yung remote natin. Ayan, mga paps, pwede ito sa ano no, sa version 2. Lalo version 2 na keyless, tapos ito yung motor natin, version 2.1 Y-Connect. Pwede ito sa kahit hindi Y-Connect basta may remote siya. All right? Thank you for watching guys. Sa mga bago pa lang dyan, hindi pa napag-subscribe sa channel ko, please do subscribe and click nyo na rin ang notification bell para maging updated kayo sa mga next videos natin. And sa mga magsasuggest dyan sa mga next na i-vlog natin about sa parts ng motor, sa NMAX, comment nyo lang dyan. Ipipiliin ko para sa next na videos maging updated kayo. Thank you guys. Ride safe.